ng saklolo ang mga residente ng isang malayong isla sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sinapian daw kasi ng masamang espiritu ang ilang mga kabataan doon. Nakapiring ang mga mata. Pinatungan ng tabla. At nakatali sa sahig. Pero ang lalaking ito, napakalakas daw. Kaya itinali na lang nila ito. Sinapian diumano daw kasi siya ng masamang espiritu. At isa lang siya sa mga diumano sinapian sa kanilang bayan. Ang kakatuwang pangyayaring ito ang nagdadala ng kilabot ngayon sa maliit at tahimik na isla ng Mawes sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang isa sa mga nasa video, si April. Nagsimula raw ang lahat nitong May 14 nung sila'y nag-inuman. May pulutan daw. Pagbukas ko ng kaldero, malaka ba? Nagtatawanan ko kasi yung itsura, yung forma kasi parang nag-gym. May binubuhat na barbell. Pero maya-maya lang. Biglang sumakit yung sikmura. Nahilo na ako. Dinala namin siya sa simbahan. Ang dami-dami nang humawak sa kanya. Hindi na kaya ng mga katawan at lakas ng mga kaibigan namin na tumulong sa kanya. Si April, hindi nalalasing. Bandang alas 12, pumunta po sa kanilang mga kaibigan dito, hingi ng tulong, kaya hindi na po siya maiwasan ang kanyang mga lakas. Medyo may sapi na po siyang ibang espiritu na. Pinatignan nila ito sa albularyo. Atong bote nga, umanay lang giimlan, basilang gilabay. Naigo na, inkanto. Mo'to nasuko tong engkanto na naigaan. Laruan tong palaka. Katong palaka ba nga kuan murag ihimo lang ruminto sa utang espiritu aron nga ma dito sila mo pagsuod. Meron tayong paniniwala ng kulam, yung hayo papasok sila at yun ang gagamitin nila para pumunta sa iyo. Pero simula pa lang ito dahil kinabukasan. Ang kapitbahay naman ni April na si Annalyn, hindi nito tunay na pangalan. Ang sunod na diumano, sinapian. Ang dahilan daw kung bakit siya sinapian. Yung kapitbahay ko na sinaniban, tumingin ako sa mata. Tapos pagka umaga, di ko naman tandaan. Pero hindi pa man natatapos ang pagwawala ni Annalyn. Sunod namang nawala sa sarili ang nakatatanda niyang kapatid na si Jinky. Na tila may kinakausap. Aba, naghihikog ako yun. Mga pamintas. Ngaliyon. O mga bitin. Na malala. Ang Diyos na ginoon. February po, balitaan na meron pong namatay sa school. Nagpakamatay. Nung binanggit niya po yung pangalan ng nagpakamatay. Sabi niya, tulungan mo ako mama. Pero ito ang hindi nila napaghandaan. Nung ang nagwala na ang kapatid ni April na si Roy. Pero ako, ang
Sa sobrang lakas daw ni Roy, siyam na tao ang kinailangang naghawak-hawak para lang siya'y pigilan. Pero dahil daw sa tila sobrang lakas ng puwersa ng sumapi sa kanya, ninabuti nilang piringan ito. Sabay itinali sa tabla at sahig. Ang nagawa lang namin, tinali namin sa ng buong gabi. Kahit na masakit, yun pong ginawa namin dahil wala mo kami magawa kung makawala sa amin. Kabukas, nagising na ako. Bakit ako nakatali? Tinatali na nila ako. Mananakit na ako ng taon, tagwawala. Pag-amin ni April, meron siyang mabigat na problema. Basta malaki, hindi ko ma-share sa inyo. Minsan kasi kapag pumupunta ako sa dagat, tinatawag ko minsan pangalan nila. Nahirapan na ako sa ganitong buhay. Kung naririnig niyo ako, demonyo, alam ko nasa paligid kayo. Sasama talaga ako sa inyo. Minsan may bumubulong, minsan marami akong nakikita ng mga mukha. Lahating mukha, mayroon ng mga bata. May mga pastor na rin daw na nagpunta sa isla. Pero nito lang Webes, kung kailan naroon mismo ang aming team. Nang tila sabay-sabay na ang nagaganap na diumano'y pagsapi. Ayaw mag-horb, gawas! No! Abangan mamaya mga kaso ng diumano'y pagsapi. Sunod-sunod daw na nangyayari sa isang bayan sa Surigao del Sur. May isa sa sobrang lakas. Itinali na. May problema po yung bata. Dinidimdim niya sa kanyang damdamin. Masusubukan ang ating tatang at paniniwala. Napag-alaman po namin na mamaya na. Susunod. Medyang balsi lulo so na mo, maging lubong kwartade. Sa Negros Occidental, 300 antigong barya na hukay sa ginagawang Poso Negro. 28,000 ng isa. Ayos. Mahal yan pag binili yan. Million yan. 250,000. Ito yung pinakamagandang quality ng coins. Ito yung mga iba sa buhay namin. Baka magiging instant millionaire na rin. Sunod-sunod ang mga diumano'y sinapian ng masamang espiritu sa isla ng Mawes sa Hinatuan, Surigao del Sur. At nitong Webes, parang sabay-sabay na ang mga naganap na diumano'y pagsapi. Unang nanghina si April. Ilang saglit pa, nagwala siya. Habang pinipigilan ang 6 na lalaki, umalingaw-ngaw naman ang sigaw sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay naman, si Annalyn, hindi nito tunay na pangalan, nakahandusay na sa sahig. Alis ang madali kay Nabay Naigi. Pwede ba naman ako? Nena! Sige naman tayo! Si Jinky, pinipigilan sa pagwawala sa isang kubo. Nay! Ginoo! Ginoo! Ayaw mag-horb, gawas! No! Si April, itinali na ang mga kamay at paa sa mga poste ng bahay. Pero dahil nagpupumiglas pa rin ito, itinali na ang kanyang katawan sa tabla.
Hukto ni Adam ang rosaryo. Patyan! Ang nagwawala namang si Annalyn, itinali na rin sa labas ng kanilang bahay. Piniringan na rin siya. Jesus name, amen. Amen Lord, amen Lord. Habang si Jinky, tulong-tulong na pinakalma ng kanyang mga kaanak. Ang sabay-sabay na pagwawala tumagal ng ilang minuto. Posibleng yung isang tao na saniban. Nakaramdam din ng stress yung isang tao dahil nakita niya yon. Nagagaya nila, napakiramdam nila sila rin, meron din ganon. Huwag sana husgahan yung taong nakaranas dito. Balita ang naulit ang pagsapi. Binalikan ni Pastor Vincent Leoraz ang isla. Makamatakot, andito lang kami na si Lord kauban nato. Na ino na nakay mga concern, tabangan na nato nag-break ang Lord naway maging life testimony ang buhay mo. Yung sumapi po sa kanya ay isang second hand ni Satanas na ang pangalan po ay si Rafael. May problema po yung bata. Dinidimdim niya sa kanyang damdamin, which is yung mga emotion na yon, magdudulot ng open door para ano na naman pong espiritu na hindi sa Diyos na bumabalot sa lugar na ito ay pwede makapasok po sa kanya. Kadalasan po, biktima po ng mga ganyan is yung pong may kinikimkim na mga depression, hatred, pagsisisi. Isa ba ka? Katiyota ka! Ipinakita rin namin ang video sa kinikilalang exorcist ng simbahan. Kung pagbabasihan ng video, mukha nga bang sinapian ng mga ito? Ang nosubahan ko is parang may disturbo talaga. Pero I'm not sure if it is really spiritual. It can be psychological. Devil can ride on it. What is needed there is faith in God. If there is truly an infestation or possession of evil spirit, there's no way he can resist because it is not the priest or the exorcist that really cast him out. It is the presence of God himself. Totoo man o hindi ang sapi. Iisa lang ang hiling ng mga residente ng Mawes Island. Amen Lord, amen Lord. Ang matalo ang kadiliman para ang kanilang isla maibalik na ang dati nitong katahimikan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.